Yan. So, last meeting, we talk about one-dimensional kinematics. Ano? So, we talk about motion na wala munang kinalaman or hindi muna natin pagtutuunan ng pansin ang forces. Ano? So, kinematics, I think meron ng question dito. Ano? Yan. Physics is concerned with the describing. Ito, ano lang, review lang, ano? Review ng mga napag-aralan na natin. So, physics is concerned with describing the interactions of energy, matter, space, and time. And it is especially interested in what fundamental mechanisms underlie every phenomenon. Okay? So, basically, physics is all about the things around us, di ba? So, pinapag-aralan natin the mechanisms that are involved in our day-to-day living. So, mechanics is a branch of physics dealing with the study of motion. So, ang maraming branches yung physics, di ba? Alam nyo yan. So, merong mechanics, may optics, may ganyan, and so on and so forth. Marami yan. So, ang tuon ng pansin natin for the first few chapters ay mechanics, which deals with the study of motion. Ngayon, ang mechanics, meron siyang branches ulit. Ano? Maraming branches yung mechanics. At itong pinag-usapan natin last time yung relativistic mechanics and quantum mechanics, di ba? So di kasi ang meron tayong classical mechanics tsaka modern mechanics, kasi yung classical mechanics meron lang siyang specific na dapat meron siyang limitations, di ba? Yung sinabi natin noon na may limitation ang classical mechanics. That is why in modern physics, pinag-aaralan yung relativistic tsaka yung quantum mechanics. Ngayon, itong deformable body mechanics tsaka fluid mechanics, itong tatlong to, ito yung ano natin, ito yung tatlong parang tuon ng pansin natin as civil engineers. Ito, rigid body mechanics, deformable body mechanics, and fluid mechanics. So in your higher years, pag napasa nyo yung itong physics, meron ulit kayong mas specific pa na subject. Ito yung statics of rigid bodies. Diba? Itong statics of rigid bodies, under siya ng mechanics, ano? Rigid body mechanics. Itong statics, it deals with the study of motion, yung study of objects na hindi gumagalaw, kaya statics ang tawag doon. Itong dynamics naman, specifically ito ay yung mga gumagalaw na objects, ano? And more specifically, yung dynamics, merong kinematics tsaka kinetics. Itong kinematics, ito ngayon yung pinag-aaralan natin. We don't deal with forces muna. Hindi muna natin pinapakialaman yung mga forces. Itong kinetics, dito na yung meron ng kinalaman yung force. We will deal with forces. Kasi alam natin, by the second law of motion ni Newton, ang nagko-cause ng motion is actually force, di ba? Kaya sa kinetics, malalaman or papag-aralan natin yung motion with the influence of force na. Okay? Pero sa libro natin, kapag sinabing dynamics kasi, kapag sa libro, kapag nababasa nyo dynamics, it is referring to kinetics. Okay? Parang kapag nabasa nyo na yung dynamics sa libro, kinetics yan. Okay? Deals with motion with forces. Yan, yung mga different branches of mechanics. Itong deformable, pagtapos nyo ng statics, meron kayong dynamics sa klase ninyo later on, pag naging second year, third year na kayo. So, meron pang in-depth, mas malawak na pag-intindi natin sa statics and dynamics. Kasi ito yung parang soul ng ating profession as civil engineer someday. Pinag-aaralan natin yung motion ng mga buildings against earthquakes, against hazards. Yan. So, kailangan nating malaman yung mga principles ng statics and dynamics. Also, we'll deal with deformable body mechanics. Kasi dito sa rigid body mechanics, ang ano natin dito, kiniconsider natin yung object as points. No? Points lang. Hindi natin pinapakialaman yung itsura, yung shape, gaano kahaba, gaano kataba yung object.
Pero dito sa deformable body mechanics, also known as strength of materials, dito, itong deformable body mechanics, papag-aralan na ninyo yung mga nasa loob, yung components ng object. Meron bang deformation yung object when it is subjected to forces, ganun. Okay? So, papag-aralan nyo din yan sa mga higher years ninyo. And of course, fluid mechanics, ito naman pertains to the motion of fluids. Fluids involves liquid and gases. Okay? So, pero ngayon, dito muna tayo sa pinakamababa, pinaka-specific, kinematics. At meron tayong ano dito, di ba? This is a review question. Siyempre, napag-aralan na natin ito last time. Di ba? This is a review, yung klase natin last time. So please open your class point up. And then this is the question, what do you call the change in position of an object? Okay, is it A, the displacement, B, the distance, C, the magnitude of displacement, or D, the total distance traveled? Okay, please answer. And what do you call the change in position of an object? Okay, we'll wait for the others. Ano? Please answer this one. Ano ang tawag sa change in position of an object? Is it the displacement, the distance, the magnitude of displacement, or the total distance traveled? So kapag sinabi nating change in position, basically this is just ano, this is just the difference or change, but change is delta. So this is delta x, okay, the change in position. So basically ito ano lang, the final position, that's xf minus the initial position x sub 0. Okay? Alam natin lahat ito based from our discussion last meeting. Okay? Shall we wait for the others? Wala nang sumasagot. We still have 10 students na hindi pa sumagot. Sige, we'll wait sa mga bagong dating. We'll wait for you. Sige, sumagot na kayo. Okay, so what do you call the change in position of an object? Okay na, wala nang sumasagot? Meron pa ba? Okay, so I'm going to close itong submission now. And let's see. Of course, ano, this one is the displacement, di ba? The change in position is what we call the displacement. Change in position, ibig sabihin nito, ano lang yung difference ng final position to that of the initial position. So ang sagot natin dito is letter A, displacement. Di ba? Ito, napag-aralan natin din last time about scalar quantity, vector quantity, the fundamental quantities, and derived quantities. Ngayon, dito may definition. A quantity that has both magnitude and direction. Ano daw ang tawag sa mga quantities na may magnitude na may direction pa? Is it the scalar, vector, fundamental, or derived quantity? Okay, answer na. So, di ba na, ano natin, we talk about scalar versus vector. Sinabi natin scalar quantity, ano yun? Kapag sinabi natin vector quantity, ano yun? Siyempre, itong fundamental quantity and derived quantity, ito yung mga napag-aralan natin nung, ano, nung first chapter, di ba? Okay. Fundamental quantities, ito yung length, mass, the time and knowledge yun. Yung mga derived naman came from fundamental quantities. Alright?
Sige, I'm going to give you until 1 minute to answer this one. Bakit there are 173 students dito sa ano, pero bakit ang sumasagot nasa 150 lang? 158. Wala na ba? Adagamin sa klase do, sir. Sino ada klase na? Ma'am Ems? Si Iwan di, sir. Ada mga klase ni, sir. Si Ma'am Gagni? When, sir? Naka-join kami pa kanya na, sir. Sige lang. Okay, okay na. Let us close the submission. Okay, the correct answer is letter B. Of course, kapag sinabi nating quantity na may magnitude and direction, di ba? That is what we call a vector quantity. Sabi nga natin, a vector quantity is ang ano niya, ang symbol niya is an arrow, di ba? Itong direction ng arrow, that yan yung parang direction din ng vector quantity na yan. And yung gaano kahaba yung arrow, yun yung magnitude niya. Okay? So we will deal with these vector quantities more ano sa ano natin, sa forces natin. Okay? Sa scalar quantity naman, these are quantities na walang direction. Magnitude lang ito. Scalar quantity, ano? So, yun yung difference ng scalar versus vector quantity. Right? Another review question. Which of the following statements are true? The first statement, displacement and velocity are vectors. Second statement, distance and speed are scalar. So, di ba alam natin, vectors has both magnitude and direction. And scalars are walang direction, magnitude lang. So which of the two statements are true? Letter A, first statement only. Letter B, second statement only. Letter C, yung dalawang statements are correct. Or letter C, walang correct sa dalawang statements. Okay? Okay, I'm going to give you 2 minutes dyan para ano, kasi may ano lang ako. Meron lang akong i-fill up dito.
Yan. Okay, tapos na yung pag-fill up ko. So let's see your answers. Let me close the submission now. Wala nang sasagot. Okay, so mostly answered C. So the correct answer is C. Yan. Letter C is correct. Bakit? Yung displacement, di ba sabi ko last time, displacement is a vector quantity. But we should deal with the direction. Kasi, di ba, yung displacement nga, pwedeng negative, pwedeng positive, depende sa direction ng ano mo, direction ng motion mo, di ba? So yung velocity is the change in displacement or the displacement over time. Di ba? So ang ibig sabihin nito, vector quantity din siya kasi galing siya sa vector quantity na displacement. Whereas itong distance, this is just the ito lang yung ano, yung distance is just the magnitude of the displacement. Kaya itong distance wala siyang direction, scalar quantity siya. Also with speed. Speed or average speed is distance divided by time. Yung speed came from distance, ibig sabihin nito, this is also a scalar quantity. Ano? So 1 is correct, 2 is also correct. So 1 and 2 are both correct. Okay? So yung displacement tsaka velocity, they are both vectors. Yung distance and speed are scalars. Okay? We have another question here. What do you call the object's change in position for a given time? Ayan na. Object's change in position for a given time. Is it the average speed, the average velocity, the instantaneous speed, or instantaneous velocity? Review pa lang ito ano, so i-late natin ng konti kasi while waiting sa mga nagkaklase ng 1 to 2 p.m. So ang ano lang naman dito siguro is what is the difference between an average and instantaneous, di ba? Diba? Nasabi ko ito last time, an average, ano yung kinaibahan niya doon sa instantaneous? So siguro ang ano nyo lang dito, di ba change in position is displacement? So ibig sabihin, velocity ito. So ang ano, ang tanong, is it the average velocity or the instantaneous velocity? Ang ano, ang root word naman ng instantaneous is instant for a specific time. Di ba? So in this case, let me close the ano now, the submission. 2 minutes. Yan, close ko na. So ang sagot dito is average velocity. Di ba? Letter B. Given time, ibig sabihin, merong specific amount of time na given. So kung hindi siya ano, at a specific time or at a specific moment sa motion na yan, average velocity ang tawag dyan. Okay? Hindi siya at an instant. Hindi siya instant. Okay? Yan. I think this is the last question for our review.
If the object's velocity is zero, then the acceleration must also be zero. Ayan. Is it true or false? Kapag daw yung velocity ng isang object ay zero, yung acceleration daw niya dapat zero din. Is it true or false? Hanggang 1 minute lang tayo for this question. Yan. So let me close the submission now. Hati ang ano klase ano. 65% said it's true. Ayan. The correct answer is B. Okay? It's false. It's not necessarily true ano. Okay, merong times, this is not always true. Merong times na even the velocity is zero, meron tayong meron pa rin tayong acceleration. Ano yung mga times na yon? These are the times yung mga nasa turning point, ano? For example, a car going to the right and it suddenly goes to the left. At the point where nag-turn siya, doon mismo sa point kung saan nag-iba siya ng direction, meron tayong velocity is zero doon, ano? But the acceleration, since it's changing direction or nag-accelerate pa rin siya sa time na yan, the acceleration is not zero. Another classic example dito is an object in free fall. Free fall, kapag nabasa nyo na yung free fall, yung object na only by the influence of the gravity, di ba? At the point, sa pinakamataas na point ng isang object na yan, di ba velocity is zero doon sa taas ng object in free fall? Pero the acceleration is still the acceleration due to gravity at that point. Hindi nagbabago yung acceleration due to gravity. Okay, so yung mga cases na to, pwede ano, the object is zero pero the acceleration is not zero. Okay, this is not always true. Yan, so review din natin dito. These are our kinematical formulas ano for constant acceleration. Ba? So I hope itong mga formulas na ito, medyo kabisado nyo na or medyo nakasulat na somewhere sa mga notebooks ninyo or mga papel ninyo or index cards. Kasi kakailanganin natin ito for siguro the next few chapters din. Okay, so the average velocity is just the initial plus the final velocity divided by 2. Diba? Ito yung parang sinusubstitute natin dito sa formula na ito. X is equal to XO plus the average velocity times T. Okay? Itong formula na ito, itong X is equal to XO plus VT, applicable din ito for constant velocity. Ano? Ito. Applicable din siya for constant velocity. Itong V is equal to VO plus AT. The final velocity is equal to the initial velocity plus acceleration times time. Galing ito sa equation ng acceleration. Diba? Change in velocity over change in time. Itong delta X, this is the change in position or the displacement of an object, is equal to V sub 0, this is the initial velocity times time, plus 1/2 AT squared. Okay, and this last equation,
V squared, this is the final velocity squared plus is equal to the initial velocity squared plus 2a delta x. Okay, itong ano, itong formula na to, this is used when the time, yung time na ng motion ay wala, hindi siya given, di ba? Kasi itong formula na to, it does not involve time. Itong tatlong formulas na itong nauna, merong time dyan. Pero kung hindi given ang time, ito yung ginagamit natin. Okay? So, yan. Ito lang naman yung mga formulas natin. Kinematical formulas for constant acceleration. Kapag pabago-bago na yung acceleration, hindi na applicable itong formulas na ito. Diba? So, gagamitan na natin ng calculus kapag pabago-bago yung acceleration natin. Which you will learn sa ano na niyo, sa dynamics class ninyo later on. Okay? So tapos na tayo ano sa horizontal motion. Napag-usapan natin last time about motions in horizontal. Dito naman falling objects basically parehas lang ito nung horizontal motion, itong falling objects vertical motion naman. So our motion is on the y direction or on the y axis. Okay, so ano ba yung mga ano natin for falling objects? Ay, meron ulit class point sa mga nagbasa. Parang checkpoint ito sa mga nagbasa ng kanilang mga libro. Yan. So, an object in free fall experiences constant velocity if a resistance is negligible. Is this a statement true or false? An object in free fall experiences constant velocity if a resistance is negligible. Sige, answer it from your class point up. Constant ba daw yung velocity kapag free fall? Kapag, for example, nangyong batu ka, pangato, constant ba yung velocity na? Uno nang itinag ka pababa, hindi may isang object, constant ba yung velocity na, aging ka yung baba? Is this true or false? I will give you 1 minute to answer this one. I think meron tayong tatlong ano dito, tatlong questions parang assessment check. Last 10 seconds. Yan. So let me close yung submission now. The correct answer is letter B. False. Bakit false? Hindi siya constant velocity. Hindi yung velocity ang constant kapag free fall. Kapag binasa nyo yung libro nyo, the constant sa free fall is the acceleration. Di ba? Kaya nga meron tayong acceleration due to gravity is equal to negative 9.80 meters per second square. Kasi constant, yun yung constant acceleration. Hindi yung velocity. Actually, habang ano, yung object, habang... as it goes to the ground, bumibilis yung takbo niya, di ba? Kapag binasa niyo yung libro niyo, yun. Okay? So, nagbabago siya ng 9.8 meter per second every second. Hindi siya constant velocity. Constant acceleration dapat yan, ano? We have here the another question. Assuming that the upward direction is positive, what is the acceleration of an object in free fall at the top of its flight? So, parang nasabi ko na ang sagot kanina dito, ano? Kapag yung object daw nasa taas ng flight, for example, nangibato ka itibato, okay? Nangibato ka itibato, syempre at one point doon sa taas, may turning point yun, di ba? Zero yung velocity niya at that point. Ngayon pababa siya at that point na zero yung velocity. What is the acceleration of that object? Ang ano natin dito, upward direction is positive. Okay, answer.
1 minute ulit ano for this one. Ano daw ang acceleration? Parang nadoble lang yung tanong kanina na ano ko na to, nasagot ko na to. Kung nakikinig kayo, alam nyo na yung sagot. Na? Yan. So, time is up. Let's see yung sagot natin. Most of you answered one letter C, negative 9.8, which is correct. Okay? Correct yan kasi upward direction is positive. Diba kung nabasa nyo yung libro, negative yung acceleration due to gravity kasi downward. Palaging downward yung acceleration due to gravity. It always points towards the center of the earth. Tama? So it always points towards the center of the earth. Kaya lahat ng pababa ay negative. Considering na upward direction is positive. Siyempre kung upward yung motion mo, positive lahat ng pataas. Pero since acceleration is always towards the center of the earth, negative yung ating acceleration. Negative 9.8 meters per second. Okay? Another one, I think this is the last question bago tayo pumunta sa discussion proper natin. Heavier objects fall faster than lighter objects. And the speed of fall is proportional to how heavy the object is. Is it true or false? So ang ano dito, mas mabilis daw yung travel nung mas mabigat na object kapag under free fall. So no kumapagidanam iti for example bato kun papel na pangkajay tuktok ti building or hindi tuktok ti building kasi ano, assuming na walang air, walang under vacuum ito ano. Under vacuum, walang air, walang force against the motion. Di ba? No pinagidan mo nga in free fall, di jay nadagsan, kun na light nga object, alalis to ka no nga bumaba, di jay nadagdagsan. Is it true or false? Yan. Sorry. Pauna ulit pa. Pa-answer ulit, sorry. Na-close ko. Pasagot ulit. Okay, 1 minute lang ito. All right, so yan. So 175 answered. Let us now close the submission. B mostly ang sagot ng ninyo. The correct answer is B. The answer is false. Okay? So, ang sabi, based from the experiments, kapag negligible yung
air, wala tayong air, tapos wala tayong opposing force against the motion ng isang object, kapag nasa vacuum yung object, parehas, ano, kahit mas mabigat or mas magaan yung isang object, parehas lang yung time of travel niya kapag parehas yung pinagmulan ng dalawang objects, ano? So parehas, hindi mas mabilis yung mas mabigat, okay? This is true when we talk about free fall. All right? So ang sagot dito ay false. Yan. So let's go now to our discussion on free fall. Ang number one naman na cause, ano, na or ang ano lang, cause lang, or sabihin nating ang nakakaano lang, nakaka-influence sa motion along free fall is the gravity. Di ba? Gravity, ano ba yung gravity? Ayan, ito muna yung definition ng free fall natin. An object falling without air resistance or friction is defined to be in free fall. Walang air resistance, so walang force opposing yung motion, di ba? So kasi hindi ito applicable dito sa ano natin, kasi for example, syempre no, ado ko mga papel, example, this is the papel. Syempre ada ti air nga kaslang mangsangga kanya na no ana, di ba, no ibatam iso na, so merong opposing air resistance, merong air resistance kapag dito ka sa real world, dito sa ano. But in free fall, sa free fall natin, we neglect air, okay, we neglect air resistance. This is ano, one simplification ulit ng ano, di ba, ng mundo. Although this is not always true, it makes us understand the world better in very simple, parang simpler way, parang modeling, di ba, yung model na napag-aralan natin nung first meeting. Minomodel natin without air resistance or friction. Pero in the real world, meron yan. Alright? Kaya nga, ano, in motion, kapag merong, for example, naggumay jay aeroplano, hindi naman ano yan, hindi siya forever na mag-accelerate for negative 9.8 meter per second square. Merong time na ma-reach niya yung tinatawag natin na terminal velocity. Okay? Terminal velocity. Itong terminal velocity na to, ito yung velocity, yun na yung maximum velocity na pwedeng ma-reach ng isang falling object. Ano? Kasi merong terminal velocity because of air resistance. No? Merong air resistance, kaya hindi forever na nag-accelerate at negative 9.8 meter per second squared ang isang falling object. Okay? Pero in free fall, ideally, nag-accelerate dapat siya, di ba, ng negative 9.8 meter per second squared infinitely. Okay? But since meron namang air resistance talaga sa totoong buhay, very ano itong terminal velocity na to. Alright? Papag-aralan natin yan sa chapter 4 or chapter 5 siguro. Yan. The force of gravity causes objects to fall toward the center of Earth. Ito na yung sinabi ko kanina. The acceleration of free-falling objects is therefore called the acceleration due to gravity. So lahat daw ng objects in free fall, ang kanyang acceleration ay the acceleration due to gravity, G. Ang symbol natin yung acceleration due to gravity is G. So ibig sabihin pala, for free fall, parang kinematics pa rin siya. Parang ano rin siya, no? Yung linear kinematics pa rin, ano? So kasi constant yung acceleration due to gravity. Ang ibig sabihin niyan, ayan, itong ano muna, value ng ating acceleration due to gravity. Wait lang, i-erase ko lang itong mga annotations ko para makita natin. Yan.
And although G varies from 9.78 meter per second square to 9.83 meter per second square, depending on the latitude, altitude, underlying geological formations, and local topography, the average value of 9.8 meter per second square will be used in our class unless otherwise specified. So yung acceleration due to gravity, nagbabari. Ano? Kung nasa mataas ka na lugar, mas ano ka, mas malayo ka doon sa center of the earth. So, ano, mas mababa yung acceleration due to gravity mo, tama? Siguro nasa 9.78 doon sa taas ng Mount Everest siguro, ano? Pero on the average, ang acceleration due to gravity natin ay 9.8 meter per second square. So ito yung gagamitin natin for our class, 9.8 meter per second square. That is our value for acceleration due to gravity. And that is the acceleration na gagamitin natin for all free falling objects. Ano? 9.8 meter per second square. The direction of the acceleration due to gravity is downward towards the center of the earth. In fact, its direction defines what we call vertical. So yung ano pala direction ng gravity natin, yun yung tinatawag natin na vertical. Di ba? So, yan, meron pa. So, if we consider upward to be positive direction, di ba sa ano natin, y-axis natin, doon sa y-axis natin na ganyan. Upward is positive. So, lahat ng motion pataas ay positive. Lahat ng motion pababa ay negative. Okay? But since, you know, yung acceleration due to gravity is downward, downward yung acceleration due to gravity, ang ating ano, ang ating g ay nagiging negative g, di ba? Kasi ano siya, downward. And then kapag when we talk about vertical motion, hindi na siya x, hindi na x yung gagamitin natin for displacement. Instead, y, ano? Y na ang gagamitin natin for vertical positions, no? So yung mga kinematic equations natin na napag-aralan natin last time, magiging ito na yung kanilang form. Pero you don't need to memorize. Sabi ko nga, pwedeng ang i-memorize nyo na lang itong mga ano, itong mga formulas natin na ito na sana. Ito. Ito. Pwedeng ito na yung formula na gagamitin natin. Basta ang ano natin dito, ang isipin natin for free fall, ang acceleration ay negative 9.8 meter per second square. Tapos, yung mga displacements, yung mga positions, dapat in terms of y. So you don't need to memorize another set of formulas. Okay na to. Ang isipin nyo lang, kapag vertical, palitan lang yung mga x ng y, at saka yung acceleration, palitan lang ng negative 9.8 meter per second. Okay? All right. So, balik tayo doon sa discussion natin. Yan. So, ayan na yung magiging form ng ating formulas. Pero sabi ko nga, we don't need to memorize yung mga formulas na yan. Yan. So example ulit tayo, ano? Example sa free fall. A person standing on the edge of a cliff throws a rock straight up with an initial velocity of 13.0 meters per second. The rock misses the edge of the cliff as it falls back to earth. Calculate the position and velocity of the rock 1 second, 2 second, and 3 second after it is thrown, neglecting the effects of air resistance. Of course, palaging meron yan kasi hindi applicable yung ating mga kinematical formulas kung merong air resistance. Okay? So, let us illustrate the problem. Okay? So, merong clip, assuming na lang na ito. Yan, i-ano ko na lang, red. Ayan. Kulay red na clip, ano? So nandito yung ground. This is the ground. This is our datum, ano? So isipin natin dapat dito sa vertical ano natin, parang ito yung y-axis natin.
is our y-axis. Yan, natin ng ganyan. So positive is upward, di ba? So positive upward. Ngayon, nandito ka sa edge. Yan, palitan natin yung kulay. Kulay blue ka. Nandito ka sa edge. Ngayon, yung ano, yung rock, you throw it upward. So pataas. No? Pataas yung motion niya at the beginning. Pero there will come a point, meron point dito, merong point dyan, ano, na yung motion will turn. Magte-turn siya and then it will come back downward. Okay, pababa siya. And it misses the clip. So hindi na siya ano doon, pababa na siya pupunta sa ground. Yan. Yan yung motion natin. Okay? So, calculate the position and velocity. So, meron tayong initial position dito. This is our initial position. Lagyan natin ng label. Ito ay initial. This is our initial position. At ano yung mga alam natin sa initial position? Dito na natin isulat yung mga given for our initial position. Okay. Dito, kailangan natin yung datum natin. Yung datum na tinatawag, nasaan dito yung parang y is equal to 0 mo. Dito, pwedeng hindi tayo pare-parehas. Ano? Pwedeng hindi tayo pare-parehas ng y is equal to 0. Pwedeng ang y is equal to 0 mo ay sa ground. Pwede. Pwede ding ang y is equal to 0 mo is where the motion started. Ito yung y is equal to 0 mo. Kapag ito yung y is equal to 0, ibig sabihin below that ay mga negative na. Taas niyan ay mga positive. Diba? If that is your y is equal to 0. Pero kung ang y is equal to 0 mo ay nandito sa ground, so lahat ng nasa taas positive. Tignan natin ano. So, y is equal to 0, ito mismo kung saan nag-start yung motion. Okay, dito sa start of motion, syempre, meron tayong y sub 0. That is your initial position. And that is 0 according to your axis. Diba? Yan yung axis mo. Meron din tayong given na initial velocity, v sub 0. That is, pataas, di ba, yung velocity mo. Pataas yung velocity, upward. Throw initial velocity. Straight up, yun sabi, up. So, pataas yung velocity, ibig sabihin positive. Ano? Positive yung velocity natin, 13.0 meters per second. Kung downward yan, kung binato pababa, negative yung velocity mo. Kasi nga, upward positive, downward negative. Ano pa yung alam natin? Alam natin that at that time, time is equal to 0. Yan. At that point, time is equal to 0. Ngayon, ang tanong dito for letter A. Yan, for letter A, ano daw yung position and velocity of the rock 1 second after? Okay? After 1 second. Ano natin ito? After 1 second. So, ang time natin dito, or delta T, T is equal to 1 second. So, balik tayo sa mga formulas natin. Ang required natin dito, una is the position. So, this is y final or simply y. At saka velocity, final or velocity. Okay? Unahin natin yung y. Ano ba yung mga formulas or ano yung formula na gagamitin natin kapag ang given ay yung time, given ang initial y, ang initial velocity, at saka ang unknown ay final y. So, dapat meron tayong delta y, meron velocity, at saka time. Diba? So, diba ito ay yung ano, hindi pa naman involved yung acceleration dito. Pwede natin gamitin yung y. Siyempre, yung acceleration given din dito, ano? Acceleration due to gravity, g is equal to negative 9 point. Although wala sa problem, pwede nating isulat as given. Ano? Kasi constant naman yan. That g is equal to negative 9.8 meter per second square. You can actually denote that also as a. Di ba? Kasi that is the acceleration din. Ano? So, punta tayo sa mga formulas natin.
Ito na lang, para hindi tayo malito, ano? Given yung initial velocity, ay, pwede nating gamitin ito, ano? Initial velocity, tapos given ang time, tsaka acceleration. Ay, hindi pala, delta x pala yung ano, yung unknown, yeah? So ito yung gagamitin natin for our final y, di ba? Yan yung gagamitin. Kasi given naman yung initial velocity, yung time, tsaka yung acceleration. Ito hindi ba pwedeng gamitin? Wala tayong ano, average velocity. Initial velocity lang yung given. So ito yung gagamitin natin for position. Okay? So, for position, delta x is equal to initial velocity times time plus 1/2 a t squared. Yan yung formula natin for horizontal, di ba? Palitan natin ng ano, ng formula for vertical. So delta y is equal to v o t. Ito, ano na lang, para hindi tayo malito, hindi na natin papalitan yan. Bali, ang ano na lang natin is the delta, yung y. Okay, hindi na natin papalitan yung g na ito, ano? Diretso na lang sa formula na a t squared. Basta alam natin, when we substitute for a, yan ay negative 9.8 meter per second square. Okay, ano tayo doon, ha? Huwag kayong malito. Basically, wala na yung mga minus-minus na formula. Basta no, agi-substitute tayo dyan, acceleration, negative 9.8 na lang kapag when we talk about free fall. Diba delta y is y minus y initial? Y minus y initial ito. Ang alam natin, y initial is 0. So basically, ito y minus y initial, magiging y na lang. Okay, so y is equal to VO, that's 13 meter per second. 13.0 meters per second. Multiplied by the time na 1 second. And then plus 1/2. Ito na. Yung A natin is negative 9.8 meters per second square. Okay. Times the time is 1 second square. Okay. So, ang sinubstitute natin dito ay negative 9.8 meters per second square. Pero kapag ginamit mo itong formula na ito, i-substitute mo dito yun is positive 9.8 kasi yung negative nandito na siya dito sa sign na yan, no? Kaya confusing ito kasi dapat ang i-substitute mo kapag itong mga formulas na ginamit mo positive 9.8 kasi minus na yung formula niya. Kaya hindi na natin ito papakialaman, hindi na natin ito gagamitin. Diretso na tayo sa mga formulas na napag-aralan na natin last time. Palitan na lang natin ng negative 9.8 itong acceleration natin. So, what is the value of y in this case? Ano yung value ng y natin dito? 8.1. Yung ano, calculate? Wala akong calculator. Ano? Ay, itong cellphone ko na lang. 13 times 1 plus 1/2 times negative 9.8 times 1 squared. This is 8.1, tama? Can you confirm? When, sir? This is 8.1 meters. Ang ibig sabihin nito, ang final position mo is 8.1 meters after 1 second. So, ibig sabihin, from your datum, taas siya, no? Nasa taas siya ng 8.1 meters. So nataas siya, na mas mataas siya sa initial position mo ng 8.1 meters. How about the velocity? Maglagay ako ng whiteboard. Yan. How about the velocity? The velocity, ang gagamitin naman natin na formula for velocity ay, tingnan natin yung mga formulas ulit natin. Yan. Yan. Velocity final, ang hinahanap natin ay velocity final. So, pwede natin gamitin itong formula na ito
pwede na rin natin gamitin itong formula na to kasi given na yung delta y natin, ano? Pero mas simple na ito, diretso na. VO plus AT na lang, ano? So ito na yung gagamitin natin, V is equal to VO plus AT. Okay, para hindi na tayo mag square root dyan. Yan. This is ano, continuation ng part A muna, ano? This is when time is equal to 1 second pa rin. So the velocity is equal to the velocity initial plus acceleration times time. So the velocity, ang initial velocity natin ay 13, di ba? 13.0 meters per second plus ang acceleration natin ay negative 9.80 meters per second square. Tapos yung time is 1 second. So the velocity is equal to yan, 13 plus negative 9.8 times 1. So meron tayong positive, ano? Positive 3.2 meters per second. Ang ibig sabihin nito, positive yung velocity, ibig sabihin upward, di ba? So ibig sabihin after 1 second, yung bato is still moving upward. Nagmo-move pa rin siya upward. Yan yung velocity niya after 1 second. Okay, for part B, ano naman ang ano ng bato after ano t is 2 seconds naman. So parang ano, ulitin na lang natin yung ginawa natin, the same formula, ang magbabago na lang dito is yung time. Magbabago na lang yung time. Okay? So for position, we have y is equal to VOY, VO times time, VOT, plus 1/2 A T squared. So 2 second squared. So in this case, ano yung y natin? So 13 times 2 plus 1/2 times negative 9.8 times 2 squared. Ang y natin, we still have positive, ano? Positive 6.4 meters. At saka yung velocity natin, velocity is equal to parehas pa rin, 13.0 meters per second plus negative 9.8 meters per second square times 2. Yan, 2 seconds. So, ang value ng velocity natin in this case is 13 plus negative 9.8 times 2. Negative na dito ang sagot. Negative 6.6 meters per second square. Meters per second. So ano ang masasabi natin dito when the time is 2 seconds? So from our datum, y is equal to 6.4, di ba? So nasa taas pa rin siya ng ating datum. Okay? Nasa taas pa rin siya, pero ang nangyayari na negative na yung kanyang velocity, negative 6.6. Ibig sabihin, pababa na siya. Okay? Pababa na ito kasi negative na yung kanyang velocity. Ang ibig sabihin nito, somewhere between 1 second and 2 second, na-reach niya yung peak ng motion. Di ba? Kasi after 1 second, yung velocity niya upward. After 2 seconds, yung velocity niya ay negative 6.6. Ibig sabihin, somewhere between 1 second and 2 second, yun, merong point doon, merong time doon na kung saan na-reach niya yung peak niya. Di ba? Na-reach niya yung velocity equals 0 meters per second. Alright? And let's take a look at part C. So part C. This is when, ano na, when time is equal to 3 seconds. So for position, y is equal to VO, so 13.0 meters per second, times 3 seconds, plus 1/2 AT squared. 1/2
negative 9.80 meters per second square times 3 second square. So ano yung position natin dito? 13 times 3 plus 1 half times 9.8 negative times 3 squared. So ang ating position ngayon in this case is negative 5.1 meters. And our velocity is VO, that's 13.0 meters per second, VO plus 80. So we have negative 9.8 meters per second square times 3 seconds. So the velocity is, syempre alam natin na after 2 seconds, pababa na yung, ano, yung rock, di ba? So after 3 seconds, syempre this should still be ano, negative. Pero mas mataas na siya compared sa yung magnitude niya, mas mataas na compared nung sa after 2 seconds, di ba? So after 2 seconds kasi ang kanyang velocity ay negative 6.6 meters per second. Pero after 3 seconds, bumilis na siya. Naging 16.4 meters per second na downward, pababa. So the negative. So ano, saan yung position niya after 3 seconds? Dito sa ano natin, dito sa drawing natin, nasa paba na siya ng iyong datum kasi negative na, di ba? So nandito na siya somewhere dito. Nandyan na siya somewhere dyan. After 3 seconds. Kasi negative na yung kanyang position. Negative na. Negative 5.1 meters. And still, the velocity is negative kasi downward na yung motion. Alright? Do you have any question about this problem? Meron kayong tanong? There are only 193 participants in the room. Tapos merong ano, merong 200 na sa ating class point. Ibig sabihin maraming tigda dalawang device ang naka-login. Kapag sa sagot ninyo iba-iba bawat device, hindi ko ire-record 'yan. So yung mga dadalawa-dalawa ang device, i-ano nyo na yan. Tanggalin nyo yung isa ninyong device. Okay? So do you have any question? None, sir. Wait lang ha. Meron lang akong... Meron lang if you fill up na form dahil katatapos lang din ng aking seminar. Very satisfied latan amin yan. Sir, naramdunak nga di class point. Oo, kasi ano na, nasa 200 na. Sabi ko nga, meron tayong 194 participants lang ano dito sa Zoom. So I hope nasa 194 lang yung ano natin. Bakit ang dami nito? Yan, okay na, nasabi na. Class is full. Balik tayo sa may ano. Convert ko muna yung data ko. Show leaderboard. Tapos show table. Export as CSV. Yan. Sige, mag-generate ako ng panibagong class code para yung mga nandito lang yung
Magkaka-join. Yan, paki-input ulit yung class code natin, bagong class code. 45797. Tig isang device lang ano? Tig isang device lang per student. Okay. Okay, let's have another ano, let's have another problem. Ito parang parehas lang nung una ano, pero in this case, if the person on the cliff throws the rock straight down instead of straight up. Okay? To explore this question, calculate the velocity of the rock when it is 5.10 meters below the starting point and has been thrown downward with an initial speed of 13.0 meters per second. Okay, so let us ano, draw yung ano natin. The same ano, the same scenario. So nandito yung clip, kahit wag na natin i-draw yung clip. So nandito yung initial position natin. Nandito yung initial rock natin. That is our initial position. And it's thrown downward. No? Downward yung kanyang velocity. Ano? So, this is the initial position. And of course, that is also our datum. Yan. Yan din yung datum natin. So, ibig sabihin, this is y is equal to 0. Yan din yung y equal 0 natin. So, at syempre, consider din natin yung direction kapag upward motion, positive. Di ba? So, dito, ano yung mga given natin? Ano yung mga given natin? Okay. So, syempre, yung initial position natin ay 0 kasi yun na yung datum natin. Yung initial velocity natin in this case, since it is thrown downward, yung initial velocity natin ay magiging negative. 13.0 meters per second. Yan na yung kanyang ano, instead of positive kanina, di ba? Dito negative na kasi it's thrown downward. Ano pa yung mga kailangang mga given natin? I-explore daw natin, i-calculate natin yung velocity when the rock is 5.10 meters below the starting point. So given na pala yung ano natin, yung final position natin. So for example, nandito yung final position natin. Nandyan yung final position natin. So ano yung kanyang position, final position with reference to our datum? Yan. Diba? Yan yung datum natin. So kung zero yan, eh, ang sabi dito sa problem, it's already 5.10 meters below the starting point. So, ang y natin dito in this case is negative 5.10 meters. Di ba? Kasi below zero na yung kanyang position based from our datum. So, yung kanyang y final, that is our y final, is negative 5.10. Pwede nating isulat yun sa given natin that y final is equal to, or y, di ba? Hindi na natin ginagamitan ng final pala, ng sub f yung mga final, ano natin. Y is equal to negative 5.10 meters. Okay? So, ang required sa atin dito is the velocity final. Okay? Ang required sa atin is the velocity. Given yung delta y, syempre given din dito yung acceleration. Hindi ko na isusulat pero silently yung acceleration given kasi nga free fall ito. Okay, so ano kaya yung nagre-relate ng delta y tsaka delta v, velocity final, velocity initial tsaka delta y without time, di ba? Hindi tayo given ng time, walang time dito. So isa lang naman yung formula natin na
isa lang naman yung formula natin na walang time. Yung velocity squared is equal to velocity initial squared plus 2a delta x yun, pero delta y yan. No? We are talking about vertical motion. Diba? So ito lang naman yung formula natin na walang time. May wala tayong given na time. So ito yung gagamitin natin. So substitute tayo ng mga given. Velocity squared is equal to the initial velocity, that's negative 13.0 meters per second square, plus 2 times yung acceleration natin is acceleration due to gravity. Tapos delta y, this is y final minus y initial. So that's negative 5.10 meters. Okay? So velocity squared is equal to, i-calculate muna natin ito, no? Calculate natin ito. This is 13, negative 13 squared, magiging positive na yan. Tapos 2 times negative, so magiging positive na rin yan, ano? So plus 2 times 9.8 times 5.10. So we have 268.96. This is square meter square second square. Ngayon we take the square root kasi v squared ito. So we take the square root of both sides. So v is equal to, since we are extracting the square root, magkakaroon tayo dito ng dalawa, positive and negative. Okay? Square root of 268.96. Ito magiging meters per second na yung kanyang unit. So meron tayong dalawang ano dito, dalawang possible na sagot, ano? Ano ko lang ito. Square root of yan is 16.4. Positive or negative 16.4 meters per second. Dito na ngayon pupunta yung ano ninyo, parang physical na evaluation nung nangyayari. Diba? As you can see dito, pababa yung velocity. Siyempre, wala nang ano dyan. Wala nang somewhere dyan na pataas yung velocity. Diba? Hindi na tataas yung object dyan kasi pababa yung direction ng velocity. In this case, dapat negative yung velocity natin. Alright? So yung velocity, parang ang ano natin dito, we discard the positive 16.4 because wala siyang, hindi siya applicable physically dito sa problem natin. So velocity therefore is negative 16.4 meters per second. Ang ibig sabihin niyan, velocity is downward. Okay? Yan yung ano niyan, kapag ginamit natin yung formula na ito, magkakaroon tayo ng positive, negative. Kailangan mo pang pag-isipan kung ano ba ang sagot mo, positive or negative. Okay? Okay, any question? So, yan na yung sagot natin. This is the velocity at the point 5.10 meters below the initial position. Any question? Yung ginagamit lang din natin yung mga kinematical equations natin na napag-aralan natin last time. Right? So, walang bago. Walang bago dito sa lessons natin. Alright? So, merong nag-chat. Let me read. Ana, eta y is equal to 0 no kwagayam, sir. This is our datum. Datum. Ito, kayo yung magsasabi kung nasaan yung y is equal to 0 ninyo. That's your datum. Okay? Yung datum natin, pwede kahit saan actually. Pwede kahit saan. For example, pwede nating isolve ulit ito. Lagyan natin ito example. Ulitin natin ito, but in this case, mag-iiba tayo ng datum. Guys, di ba meron tayong initial position at meron tayong final position. Dito yung initial position natin. Ito yung final position natin, XF na lang, final position.
Pwede, di ba? Yung sa previous example, ang datum natin ay dito. Ito yung y is equal to 0 natin. Pero in this case, paano pag ito yung y is equal to 0 natin? Paano pag ito yung y is equal to 0 natin? Yan yung datum natin. So dito, ang y dito ngayon ay magiging positive 5.10 meters na. Tama? Positive na siya because it is upward our datum na y is equal to 0. Tama? So nandito nagsimula yung ating motion pababa. The same. Ang ano lang dito, ang mag-iiba lang in this case, yung given na natin, yung initial position is 5.10 meters na. Diyan nagsimula yung motion at y equals 5.10. Yung final position na natin, yan na yung 0. Diba? So nandyan na yung datum mo eh. Alright? And then yung velocity is still negative 13.0 meters per second. Of course, acceleration due to gravity, negative 9.8 meters per second square. The same yung formula na gagamitin natin, velocity squared is equal to initial velocity squared plus 2a delta y. So kapag nag-substitute tayo, this is v squared is equal to negative 13.0 meters per second square plus 2 times negative 9.8 meters per second square. Tapos ito, delta y na ngayon is, bakit x kasi ito? Y, di ba? Y, yf or y final minus y initial. So, that's 0 minus 5.10. As you can see, dito, magiging negative 5.10 pa rin. Kasi the displacement nga is downward. Kaya yung delta y, whatever your datum is, dapat negative yung delta y mo. Okay? And we should come up with the same. Kasi parehas na, di ba? We should come up with the same answer na v is equal to negative 16.4 meters per second. Diba? So itong datum natin, itong y is equal to 0 natin, it does not matter kung nasaan yung y is equal to 0 mo. Okay? Pero ang ano natin dyan, yung y is equal to 0, usually ginagamit, ano yan, linalagay natin kung nasaan nag-start ang motion. Okay? Yun sa akin, personally, yun yung pinaka-convenient. Kung saan nag-start yung motion, doon yung y is equal to 0 ko. Diba? Pero it does not matter naman kung saan nyo gustong ilagay yung datum ninyo na y is equal to 0. Okay? Do you have any ano ba to? Does it make sense? Okay lang? Naintindihan ninyo? Sir, kanayon po ba nga negative 9.8 timausar? Na-discuss natin kanina, di ba, na acceleration in freefall. Sa freefall, ang nag-ano lang dyan is acceleration due to gravity. And acceleration due to gravity is 9.8 meters per second square directed downward. Directed downward yan. So kung ang assumption natin ay lahat ng motion upward ay positive, syempre yung acceleration is always negative 9.8. Di ba? Saka lang magiging positive 'yan kapag yung ano mo, ang motion mo, ang convention mo ay downward positive. Pero hindi natin 'yon gagawin dito sa klase. Although meron sa ibang libro ginagawa 'yon, ano? Yung downward positive, ganyan. So ang gagamitin nilang acceleration kapag downward positive, positive 9.8 meters per second square. Kasi downward nga ay positive, downward yung acceleration. Na gets ba 'yon? Nagme-make sense ba yung mga sinasabi ko? Any question? So nagtanong, naintindihan ba yung sinabi ko? Hanggo ibagbagat na ganda ito. Question kasi naka-private. Kababain met. Ayan. Yes, sir. Thank you po. Okay. Okay. Okay, then. Kung naintindihan ito, then
Well and good. Ayan, let's take a look at this problem. A chunk of ice breaks off a glacier and falls 30.0 meters before it hits the water. Assuming it falls freely, how long does it take to hit the water? Parang ano lang din ito, time, ang unknown dito is time because it's asking how long does it take to hit the water. So ano yung ano niya, saan siya nanggaling? 30 meters, di ba? So kung nandito yung initial, this is our y sub 0, downward, nandito ngayon yung y natin. Ano? Downward yung motion niya. Ngayon, nasaan yung ating datum? Dito yung datum natin, y sub 0, yan yung y is equal to 0 natin. Ito, dito sa point na to, this is y is equal to, at this point, y is equal to 30 meters. Yan na, di ba? Yan na yung y final natin. Alright? So, ang tanong dito, what is the time? Anong time daw from y0, y initial to y final? Yan. Ano ba yung mga given natin dito? Ano yung mga given natin? So, y0, since yan yung datum natin, yan yung 0 meters. Y final, since this is, negative pala ito kasi down, nasa baba siya ng 0, di ba? So, yung y final natin is negative 30 meters. Kasi down, nasa baba siya ng ating datum. Ang ano natin, assumption natin dito, lahat-lahat ng positive upward, ano? So, ano pa yung given? Aside from the positions, given din tayo, of course, ng acceleration due to gravity na negative 9.8 meters per second square. Aside from that, ang sabi kasi dito, falls, a chunk of ice breaks off a glass here and falls 30.0 meters before it's... So walang ano, walang force, walang bumato sa ano, sa chunk of ice na to, di ba? Ibig sabihin, yung velocity niya at the start of motion is 0. So the velocity at the start of motion is 0 meters per second. So given din tayo ng initial velocity na 0. Kasi wala namang bumato, nag-fall off lang bigla, no? So ang unknown natin dito, our required quantity is time. So ulit, doon sa mga formulas natin, ano ngayon yung gagamitin natin given yung time, delta y, tsaka VO. Time, delta y, tsaka VO. Yan. Ano kaya yung gagamitin natin dito? Time, delta y, tsaka VO. Time. Ito, di ba? Ito yung gagamitin natin kasi may VO time, acceleration, tapos yung time yung unknown. Okay, so gamitin natin yan. Nasaan na yun? Yan. Okay, ano na lang tayo? Na delta x, so papalitan natin ngayon yun ng delta y is equal to VOT plus 1/2 AT squared. Yan yung ating formula, no? So delta Y, that's Y minus Y, Y final minus Y initial. So that's negative 30 meters Y final minus Y initial. Is equal to, initial velocity is 0. Ibig sabihin, this whole thing is already equal to 0. Kasi the initial velocity is 0. Equals 1/2 negative 9.80 meters per second square times time square. Okay? So, i-ano natin ito? So, negative 30 meters is equal to, so that, what is 1/2 of 9.8? 4.9?
So this is negative 4.9 t squared. Yeah? So ang unit natin dito is meter second squared. Yan. So parehas sila negative on both sides, di ba? So pwede ko nang tanggalin yung negative na yan. And then pwede kong i-divide by 4.9. So yung t squared is equal to 30 all over 4.9. Okay, so meter cancel din yung meter-meter. So second square yung natirang unit. Which is consistent naman sa time, ano? Time tapos square. So we take the square root of both sides. So we have t is equal to dalawa na naman, ano? Positive and negative. So what's 30 divided by 4.9? Six point one two two four seconds. Ngayon, mag-isip ka na naman. Pero syempre, ito, mas madaling mag-isip dito because we are talking about time, di ba? Syempre, ano ba yung kukunin mo na time? Is it the positive or the negative? Yes, Mr. Agres, you are raising your hand. Sir, square root. Hindi ko pa na square root? Hindi pa. So, square root of answer is, so, 2.4744. Yan. So, yan. 2.4744. Syempre, itong negative na time, this is not physically applicable, di ba? Negative time. Ibig sabihin, from the start of motion, balik ka. Di ba? Balik ka from the start of motion. Ang ano natin dito, physically ano applicable dito sa problem natin, after the motion, after time is zero. Okay? So, ang sagot natin dito, the time is the positive one. Discard natin yung negative because it is physically not applicable. 4744 seconds. So yan yung sagot natin. In this case, yung time na nangyari itong event na ito. Alright? Yan. Do you have any question? Yan. Meron kayong activity. Sit work. Suppose ano, that a person throws the ball upward at 15.0 meters per second while standing on the edge of a cliff so that the ball can fall to the base of the cliff 50.0 meters below. How long does it take the ball to reach the base of the cliff? Yan. So, yan yung mga choices natin. Negative 2.01 seconds, 6.35 seconds, 7.15 seconds, or 5.07 seconds. Okay, I'm going to give you 5 minutes siguro for this one. You can answer anytime. Five minutes to answer this one. Kung gusto nyong mag-break, pwede ding mag-break muna tayo. No? 5 minutes. Five to 10 minutes.
Okay. So, okay na lahat? Key in your answers, ano? I will give you 5 more seconds. Okay, so close ko na yung submission natin. Almost, ano, almost everybody, 74%. Pare-parehas A, B, C. The correct answer is D. Bakit may nagsagot pa rin ng letter A? Letter A is negative, di ba? So, physically, itong letter A, hindi na siya applicable. Physically irrelevant na to, ano? Kasi the time, how long does it take the ball to reach the base of the clip? We're looking for the change in time. So, change in time, wala mang negative na change in time. So, parang it does not make sense kung A yung sinagot natin. Okay, sagutan natin ano ito. Basahin natin. Suppose that a person throws the ball upward, so there's an upward velocity at the beginning, while standing on the edge of the cliff, so that the ball can fall to the base of the cliff 50 meters below. How long does it take the ball to reach the base of the cliff? Okay, so meron tayong initial position dito. This is our initial position. And the initial velocity is upward. Yan yung VO natin. So this is y sub 0. Ang initial ano natin ay 0 meters. And then it goes up. Siyempre, velocity is positive. It goes up. And then it eventually will go down until it reach the base of the clip at y is equal to, since 50 meters itong clip, ano, imaginary clip, at the base of the clip, the position is negative 50 meters. Yan na, ano? So that's our initial position. This is our final position. Okay? Just to visualize, para ito visualize lang yung ano natin, assuming na yan yung clip. Ayan. Ayan. All right. Okay, so our given, ang given values natin, meron tayong, syempre, yung mga position muna, initial position is 0 meters, tapos yung final position natin ay negative 50 meters. Okay, and then, alam natin that there is an initial velocity, upward velocity, so positive ito, 15 meters per second. And syempre acceleration due to gravity, negative 9.80 meters per second square. So ang required sa atin dito, the unknown, is the time. So ano ba yung formula natin na involve ang time? At mayroong delta y. Diba? E, yung ano, delta y is equal to VOT plus 1/2 AT squared. So delta y, this is y minus y initial. So this is negative 50 meters is equal to, the initial velocity is positive. So that's 15 meters per second times t. Hindi ito magiging zero, no? Plus 1/2 negative 9.80 meters per second square times the time squared. So kung titignan natin ito, magiging quadratic, di ba? Meron tayong quadratic since meron tayong t squared dyan. So we will write this in standard form, ano? Quadratic. Standard form of a quadratic equation. Sulat muna natin, simplify muna natin. Iano na lang natin yung mga units. Alam naman natin na ano ito in seconds. Negative 50 is equal to 15 t minus 4.9 t squared. So in ano, in standard form, this is 4.9 t squared minus 15 t
minus 50 is equal to 0. We are solving for time, so we are going to use the quadratic formula kasi nga quadratic ito, ano? Quadratic formula, ano na ulit yung quadratic formula natin? Negative b plus minus square root of b squared minus 4ac over 2a. So, yun yung time natin. Negative b plus or minus square root of b squared minus 4ac all over 2a. So, yun yung time natin. Time is negative b. B is the coefficient of the middle term, 15. Negative 15. So, negative 15 plus or minus square root of b squared. So, negative 15 squared minus 4 times a, that's 4.9. C is negative 50. Yan. All over 2a. So, 2 times 4.9. Okay? So, meron tayong time dito, dalawa, because of the positive, negative dyan, meron tayong dalawang sagot. Ano? Okay, so, negative of negative 15, magiging positive 15 na ito. So, this is positive 15 now, and then plus or minus, unahin natin yung plus. Plus square root of negative 15 squared, that's 15 squared. Tapos minus, tapos negative 50 yun. So, magiging positive na yung term na to. Over 2 times 4.9. So, kapag positive ito, ang sagot natin ay, sabihin natin T sub 1. Okay? T sub 1 is 5.07. Yung mga choices, nasa 2 decimal places lang, ano? Yan, 5.07 seconds. Yan. Tapos yung T sub 2, minus naman. Palitan lang natin yung sa calculator natin ng minus. Negative 2.01. Yan. So, meron tayong dalawa. 5.07 tsaka negative 2.01. Kung titignan ninyo, itong dalawang ito nasa choices. Diba? Nasa choices, 5.07 tsaka negative 2.01. Pero kapag negative, wala kasi tayong ano, physically, ano, parang physical na interpretation ng negative na ano, ng negative na time na yan, negative 2.01. Ibig sabihin ng negative na time na yan, bago pa nagsimula yung motion, di ba? So we are actually looking for the positive time. In this case, ang positive nito, the time is 5.07 seconds. Ito physically discarded. That's discarded. Yun na lang natin, yun na lang yung term natin. Pero ang ano dyan, it's not physically applicable. Okay, so ito yung sagot natin. 5.07 seconds. Okay? Do you have any question? This one. So, kapag time pala, may time na ginagamitan natin ng quadratic. Kapag ginamit natin itong formula na ito, and the unknown is time, magiging quadratic yung ating equation. Kailangan natin gamitan ng quadratic formula. Okay? Do you have any question? Kung walang tanong, let's go to the next topic. And this is actually our final topic in chapter 2.
And that is graphical analysis of a one-dimensional motion. Yan. So, graph naman ito. Kung class point ulit, na this just to ano test kung sino yung nagbabasa na kanilang mga reading assignment. Okay, when graphing the displacement versus the time, or what we call the XT graph, what do you get when you solve for the slope? Okay, so sa graph daw ng displacement versus time, ano ang makukuha mo when you solve for the slope ng graph na yan? Is it the distance, the velocity, the acceleration, or the total distance traveled? Okay. Oh, 1 minute. Yan, time is up. I'm going to give you another 10 seconds to key in your answer. Okay. Okay, let me stop the submission now. Okay, the correct answer is letter B. Yan. So, velocity daw yung makukuha natin when we get the slope of the displacement versus time graph. Ayan. Okay. Ay, isang tanong lang pala. Okay. So let's go to our discussion now. So our coordinate axes are perpendicular. Okay. Siyempre, parang nag-graph tayo ng Cartesian. Ano? Cartesian in a Cartesian plane. When two physical quantities are plotted against one another in such a graph, the horizontal axis is usually considered to be the independent variable and the vertical axis the dependent variable. Diba? Na ano na natin ito noon sa ano natin sa hang 10. So kapag graph natin 'yan, ano yung mga relationships ng graph? Okay? So ito una, the slope of the position versus time graph is the velocity of the object. So kung ang graph daw ay position versus time, so syempre ang ano nito, ang graph nito ganyan. So dito yung time, nandito yung position, say x. May graph 'yan. Kung ano yung slope niyan, kung linear 'yan, whatever the slope, yun yung velocity. Ano dito, pangalawa, eto naman kapag ang graph ay velocity versus time, kapag time naman tapos velocity, ang acceleration naman yung ang slope na makukuha natin. Okay? So kung position versus time, ang slope ay velocity. Kapag velocity versus time, ang slope ay acceleration. Diba? Kasi nga ano, parang pag plinat natin kasi, parang iisipin natin, 'di ba, yung velocity is change in position over change in time. So parang ano 'yan, 'di ba? Yung formula natin for slope, delta y over delta x. So whatever the slope of the position versus time graph, yun yung velocity.
Okay. Eh, alam din natin, acceleration is the change in velocity over change in time. Formula din ito ng slope. Delta y over delta x, di ba? Nung slope natin. So the acceleration is the slope of the velocity time graph. Okay? Ngayon naman, kapag area under the graph naman, ng acceleration, pabaliktad naman, ano? Pabaliktad. Kapag given tayo ng acceleration time graph, nandito yung acceleration, nandito yung time, nandyan yung ano niya, graph niya, itong area under the curve, itong area niya na ganyan, kung kinumpute mo yung area na yan, that is the change in velocity from this time to this time. Yan yung change in velocity niya. Yan. So also with the velocity versus time naman, nandito yung velocity, nandyan yung time. Kung nandyan yung graph niya, kung nandito, for example, yung T1, nandito yung T2, pag kinuha natin yung area niyan, the area is equal to the displacement of the object between T1 and T2. Yun yung ibig sabihin ng mga graphs. Ano? So, ito, papag-aralan nyo din sa ano ninyo, sa usually ang ginagamit natin dito ay yung derivative, ano, when we talk about slopes. Tapos area under the curve naman, ginagamitan natin ng integral, integration. So, itong mga concept na to, papag-aralan nyo din sa differential and integral calculus ninyo. Okay, the same concept. The slope of the position time is the velocity. The slope of the velocity time is the acceleration. Okay? Sir, nagsobra manen ti participant ti class point. Addahan nga maka-join, adda dito yung Zoom, sir. Bakit ang dami kasi? 185 lang yung nasa ano. Wait lang ha. I-ano ko lang ito. Bakit dumarami? Ayun, daming naka-perfect. Ang dami-daming naka-perfect ha. Sige, change class code ulit. Huwag kasi dalawa-dalawa yung ano nyo, yung device ninyo. 185 lang. 185. Sige, join ulit. Ba 185 lang yung nasa Zoom pero 200 yung nasa class point. May mga naka-login sa class point na wala sa Zoom. Power, di ba? Okay, ito yung mga yan yung mga general relationship ng tatlo lang naman yung graph natin. Position versus time graph, velocity versus time graph, at saka acceleration versus time graph. At yan yung kanilang mga relationship, ano? Relationship from one another. With yan. So yan, so kung when the acceleration is zero, kapag yung acceleration ay zero, the position versus time graph is a straight line. So ganito yung graph natin. Kapag acceleration is zero, ang ibig sabihin nito, yung ano, yung velocity ay constant. No? Constant yung velocity. Kapag ganyan yan, straight line yung ating graph ng position versus time. Ay, yung equation ng ating line niya kapag ganito is x is equal to xo plus vt. And this is actually our formula, di ba? Formula natin ito for sa kinematical equation. Yan.
All right, so the slope is delta x all over delta t. Okay? Kapag ganyan yan, ganyan ang itsura ng graph kapag acceleration is zero. Okay? But when the acceleration is constant, kapag hindi na zero yung ano, magiging parabolic na, no? Magiging parabolic yung position versus time graph natin, kagaya nito. Diba parabola? Second degree equation na. Tapos yung velocity time graph, straight line. Yun yun na yung magiging straight line. Tapos syempre yung acceleration versus time graph is straight na, horizontal na siya. Kasi constant naman yung acceleration mo, hindi na nagbabago. So, horizontal line na lang yung acceleration time natin. Okay? So, kung isipin ninyo itong acceleration time graph, kapag horizontal, ang degree ng linyang ito ay zero. The degree is zero. Kapag straight line na ganyan, ang degree niya ay one. Kapag ganito na parabolic, ang degree niya ay two. Di ba? So, parang ano, from acceleration, tumataas yung kanyang degree from acceleration to velocity to position. Okay? Tapos from position, bumababa naman yung kanyang degree, position to velocity to acceleration. Okay? Yun yung, ano, yun yung relationship ng acceleration, velocity, tsaka position. This is kapag constant yung acceleration natin. Ganitong itsura kapag constant yung acceleration. Okay? Paano naman kapag hindi constant yung acceleration? Kapag hindi constant yung acceleration, medyo ano, medyo mahirap na. Magkakaroon tayo ng mga third degree na ano na. For example, kapag linear yung acceleration mo, magiging second degree na yung velocity, magiging third degree yung position. Ganon. Kapag second degree yung acceleration, third degree yung velocity, fourth degree yung position. Ganun yun, ano? So, mahirap na kapag mas mataas sa degree zero yung ating acceleration. Okay, let's take a look at this one. So, the figure shows the velocity of a train as a function of time. So, dito sa x-axis natin, we have the time in seconds, and itong vertical axis natin, we have the velocity in meters per second. Ngayon, at what time was its velocity greatest? During what periods was the velocity constant? And during what periods, if any, was the acceleration constant? When was the magnitude of the acceleration greatest? Okay? So, ang ano natin dito, una, at what time was its velocity greatest? Siyempre dito, velocity versus time graph na ito. So, kung anong nakikita natin mismo sa graph na, yan na yung velocity. Diba? Yan na mismo yung velocity. Hindi na natin i-deduce kung ano yan. Kasi velocity time graph na yan. So, whatever the point, yun na yung velocity niya. So, at what time was its velocity greatest? So, tignan lang natin yung pinakamataas na point. So at this rate, so assuming nandito ano, mga assumption lang naman, nandito yung highest point. Nandiyan. Yan. So siguro yan na yung highest point, ibig sabihin yan na yung highest velocity, di ba? Kasi nga this graph is the velocity time graph. So sabihin natin itong point na to ay nasa 49. Diba? So ang sagot natin for letter A is at, maglagay na lang tayo ng whiteboard ulit. Yan, for A, time is equal to 49 seconds. Yan, so yun yung highest, diba? Yun yung peak ng graph natin. So yun na mismo yung velocity na greatest. So sunod, during what periods, if any, was the velocity constant? Saan ba dito? Di ba kung constant, ibig sabihin, horizontal line siya. Horizontal line siya dapat para constant yung velocity. So saan dito yung
period na horizontal yung ating graph. Obviously, nandito siya, no? So, from dito hanggang dito. Yan yung parang ano siya, constant siya dyan at zero. Zero. Constant siya dyan at 0 meters per second. So, assume natin, this is from 90 seconds to siguro 108. Diba? So, 108 seconds. Okay? So, ang ano natin, sagot natin dyan is between 90 seconds. Between 90 seconds and 108 seconds. Okay? Balik tayo. Letter C. During what periods was the acceleration constant? Yan, mag-iisip na tayo dito kasi hindi ito acceleration time graph. Okay? Ibig sabihin nito, di ba what is the relationship between the velocity time graph and the acceleration? Di ba? Acceleration is the slope. Di ba? Acceleration is the slope of the velocity time graph. Okay. So, medyo mahihirapan tayo ngayon dito. Constant daw yung acceleration. Ibig sabihin, kailan ba nagiging constant yung slope ng isang linya? Kapag straight line siya, ng isang curve. Kapag straight line siya, di ba? Constant lang naman ang slope ng isang curve kapag straight line siya. So saan ba dito yung parang straight line yung graph niya? Di ba dito sa point na to? Parang straight line dito, ito. Yan. So siguro hanggang dito, ano? This is the part na parang straight line yung ating straight line. Yung, kasi dito, curve na to eh. Parang second degree ito. Second degree curve. Kahit dito. Okay? So, at this point, from 90 seconds to 108 seconds, do you think constant din yung acceleration dito? The velocity is constant at 0 meters per second dito. Siyempre, constant din yung acceleration dito at 0 meters per second din. Diba? So, meron tayong dalawang periods. Dito, between 0 to 40 seconds siguro. And from 90 to 108 seconds. These are the periods na kung saan constant yung acceleration. Ulitin ko ano? Kapag velocity time graph yung given, constant yung acceleration kapag meron tayong straight line. Okay? So, for letter C, meron tayong dalawang periods. Wrong spelling pala yung between ko kanina. Okay? At yung una muna, from zero, from time is equal to zero to 40 seconds. And from 90 seconds to 108 seconds. Yan yung mga times na constant yung kanilang, yung kanyang acceleration. Dito sa between 0 to 40 seconds, constant yung kanyang acceleration na hindi 0. Dito sa 90 seconds to 108 seconds, constant yung kanyang acceleration na 0. Okay? Ngayon ang tanong, when was the magnitude of the acceleration greatest? Saan ba dito, kung magdodraw tayo ng line, ay yung slope niya ay greatest. Yung slope niya ay greatest. So magdraw-draw tayo ngayon ng tangent lines kasi yun naman yung definition ano ng slope natin. Okay, for example, ano ba yung slope niya dito? The slope dito is ganyan, straight line ito. So the slope in this case, diretso lang, pare-parehas yan. Yan. Pero in this case, the slope mag-iiba na yung slope dito. Ano? The slope magiging ganyan na yan. At the highest point, the slope is horizontal. Ganyan. At this point, ang slope niya magiging ganyan na, no? Parang nagdodraw tayo ng tangent line. Na-imagine ninyo? Nagdodraw tayo ng tangent line along the curve. So, yan. Nagdodraw tayo ng tangent line along the curve. Parang
dito. Imagine niyo, for example, kung mayroon kang circle, the tangent line is a line that parang it touches the circle at only one point. Diba? Yun yung ginagawa natin dito. Nadodrawing tayo ng maraming tangent lines. Ito, for example, at this point, the tangent line is ganyan. Ganyan yung kanyang tangent line. Ano? It does not necessarily mean na hindi siya mag-i-intersect sa graph mismo. Ano? So this is the slope at that point. So kung titingnan ninyo, imagine ninyo, kasi lang igis slide ay ang ruler. Wait lang, baring makakita na ito'y online kung meron tayong simulator. Tignan natin kung pwede ito. Ayun dito. Para ma-imagine natin. Yan, ito na lang. Tingnan natin, ha? Share ko. Sana? Share ko yung buong screen para makita niyo. Ito na lang. Yan, nakikita nyo? Nakikita nyo? So, naririnig nyo ako? Yes, sir. Okay, itong, for example, itong blue na graph, yan yung acceleration graph natin. Itong red, this is the slope. Parang ito yung tangent line natin. So at this point, this one is the tangent line. Kapag nag-slide tayo, nag-iiba yung slope niya, di ba? Nakikita nyo? Okay, i-play natin. Yan. O, nag-iiba yung slope niya. Yan yung nagiging slope nung tangent line at a specific point. Tingnan nyo sa highest point. Yan. Tingnan nyo sa highest point. At this point, approximately horizontal yung kanyang tangent. Sa mga ano, sa mga highest point, yan yung horizontal line natin. Magiging horizontal yung tangent line natin. Dito din sa pinakamababa, dito sa point na to. Tingnan natin, ano? Dito. Magiging horizontal din yung tangent line niya. Ba? Nakikita niyo, na-imagine niyo na yung tignan niyo dito at this point, nag-cross siya dito sa graph. Pero this is still a tangent line. That is still a tangent line. I hope na-imagine niyo yung ano, yung gusto kong iparating. Dito sa lowest point or highest point, nandiyan yung lowest na slope kasi zero yung slope niyan. Ang pinaka-highest na slope is actually yung nasa gitna, nasa point of inflection. Point of inflection, nandyan, yan yung highest na slope niyan. Kasi dyan, babalik na naman siya sa magiging ano, steepest dito sa gitna ng dalawang turning points. Ang tawag dito sa lowest at highest point
ay mga turning points yan. So between them are the slope of point of inflection. Doon sa point of inflection na yon, nandun yung highest na slope. Okay. So balik tayo doon sa ano natin, doon sa problem natin. So where do you think dito sa ano graph na ito yung highest na slope? If you kapag na-imagine niyo ito nang mabuti, the highest slope is at this point. Nandito sa point na to. Nandiyan yung highest na slope. Yan. So although negative yung slope, ibig sabihin negative yung acceleration, yung magnitude niya malaki kasi steep. Steep dito sa part na yan. Okay? So yung magnitude, when was the magnitude of the acceleration greatest is at 70. So nasa 70 seconds. Yun ngayon yung sagot natin for letter D. Letter D at T equals 70. Yan. So ang pinag-uusapan natin kapag slope ng velocity time is the acceleration. Okay? Meron kayong tanong dito? Do you have any question? Yes, Mr. Agres, you are raising your hand. Sir, clarification lang. DGIMT inflection point, sir, if I'm not mistaken, are we going, kasi lang maagas yung kambanga, just before nga ag-change jay curvature or concavity ata? Actually, that's the definition of point of inflection, di ba? It is the point where the change of concavity happens, man. So, no I no DJ, sir, is OT. Yes, that's right. Greatest. Yes, that's right. Yun yung greatest na slope acceleration natin. Okay. Ang point, yung concavity na sinasabi ni Mr. Agres, mapapag-aralan nyo din sa ano ninyo, differential calculus ninyo. Nag-meet na ba kayo ng differential calculus ninyo? Wala pa? Not yet, sir. Wala pa kayong teacher kasi. Okay? So, yun. Tama yun, Mr. Agres. Ano? Yung point of inflection is actually where the concavity changes. Okay? Let's have another one. Yan. The position of a rabbit along a straight tunnel as a function of time is plotted. What is its instantaneous velocity at t equals 10 seconds and at t equals 30 seconds? What is its average velocity between t equals 0 and t equals 5, between t equals 25 and t equals 30, and between t equals 40 and t equals 50 seconds? Okay? So, kung titignan natin ito, this is position versus time graph. Okay? So, ang unang tinatanong is velocity. Di ba? Una, for letter A, velocity. Ngayon, instantaneous. So, at this instant. So, sinabi, what is the velocity at this instant? Yan. So ang parang ang sinasabi nila, ang tinatanong nila na what, 'di ba, the slope of the position time is the velocity. So basically ang tinatanong ng what is the instantaneous velocity at t equals 10 seconds is what is the slope of the graph at t equals 10 seconds. 'Yun yung tinatanong niya dito sa letter A. So parang ano lang dito, mag-approximate tayo ng slope nito. And as you can obviously, see, itong point na to is a straight line, di ba? Straight line ito. So, mag-assume na lang tayo na at this point, kasi wala namang grid, di ba? So, ito,
Nag-start tayo sa 0, 0. So ito, merong constant na slope from 0 to siguro dito is 15, siguro ano, 17 na lang. 17 or 18. Sige, 17 na lang. So ito, from 0 to 17 seconds, constant yung slope niya. So whatever the slope ng line na ito, is the slope at that point, itong 10 seconds, di ba? So, i-compute lang natin yung slope, yun na mismo yung sagot natin for the velocity or instantaneous velocity at that point. Kasi constant naman yung slope niyan, ibig sabihin, the instantaneous velocity at those times, pare-parehas. So, for letter A, the velocity is the change in position over change in time. So, yung unang point natin dito is 0, 0. Yung pangalawang point natin dito is 17 yung x niya, yung y niya ay 5. Yan. So, slope, y2, y1, x2, x1. So, this is 5 over 7, di ba? 5 over 7 yung kanyang slope. So, yun na yung sagot natin for the instantaneous velocity at time t equals 10 seconds. Instantaneous velocity is 5 over 7. When converted to decimal, this is 0.7143. Yan. Since this is ano, this is meters per second. Okay? Ay, 5 over 17 pala. Sorry. 5 over 17. 2941 meters per second. Yan na yung velocity. Pero tingnan natin kung positive or negative ba. The slope is positive, di ba? Positive ang kanyang slope dito. So, positive ang ating instantaneous velocity at time t equals 10 seconds. Ang susunod, instantaneous naman na velocity at t equals 30 seconds. 30 seconds, nandito tayo sa point na to. Medyo mahirap din, ano? So, approximation lang lahat ito. So, kung magdururo tayo ng tangent line, assuming na ganyan siya, this is the, that is the tangent line at that point. Okay, so, ano ngayon yung slope ng tangent line na yan? So, kukuha tayo ng dalawang points na syempre dapat malapit along this line. So, pwede nating kunin ito. Pwede nating kunin yan. Tapos, wala na yung malapit sa ano, sa ito na lang mismo sa point na yan. So dito sa point na to, this is 25 10, di ba? 25 10. Dito sa point na to, 30, siguro mga tumaas lang siya ng 1 from 15, so 16. Yan ngayon yung dalawang points na nakuha natin out from drawing itong tangent line. So gagamitan natin ngayon yung formula for slope to find for the velocity at that point. Okay? So, 30, 16, 25, 10. 16 minus 10, 30 minus 25. Yun ngayon yung instantaneous velocity natin. Okay? So, the velocity, instantaneous is, nalipatak dagos yan. 16 minus 10, that's y2 minus y1, all over x2 minus x1, 30 minus 25. Yan. So this is 6 over 5. When converted to decimal, that's 6 divided by 5, 1.2 meters per second. Yan na yung instantaneous velocity natin at time 30 seconds. All right?
Okay, next is the average velocity. Okay? So kung average velocity ang pinag-uusapan, kailangan nating makuha lang yung mga displacement at those specific na times, di ba? Erase ko itong mga annotations natin and i-identify natin yung mga points na tinatanong dito. Okay, for letter C, between time t is equal to 0, so ito yung point na yan, and t equals 5 seconds, so yun yung point na yan. Yan yung ano natin. So this is 5. Siguro ito ay 2, ano? 2. So meron tayong dalawang points dito, 0, 0, tsaka 5, 2. Kung titignan ninyo yan, the average velocity is at the slope of that one. Man, slope na retan. Change in position over change in time. Okay? Yan na mismo yung gagamitin nating mga numbers. 2 minus 0 all over 5 minus 0. So that's 2 over 5. Okay, for letter C, 2 over 5. So the average velocity is 2 over 5. This is 0.4 meters per second. For letter D, between 25 naman, so this point to 30, this point. So dito, assume natin this is 8 siguro, ano? 8. Yung Y niya dito, this is 15 ito, so 16. 16 yan. So 30 and 25, 16 minus 8. 16 minus 8 yung Y. Over 30 minus 25 yung X. Okay? So yan na mismo yung ating average velocity. 16 minus 8 divided by 30 minus 25. Yan, 8 over 5 or 1.6 meters per second. And finally, for letter E, 40 and 50 naman, ano? 40 nandito, assuming ano na lang, nasa point na mismo yan, na 20. Tapos yung 50, nandyan yan, nasa 10. So, kung titignan ninyo ito, average velocity. So, ang slope niyan, negative. So, magiging negative siguro yung sagot natin. Okay, so, 10 minus 20, tama? Over 50 minus 40. And for letter E, that's 10 minus 20 all over 50 minus 40. Yeah. So it's negative 10 over 10 and negative 1 meters per second. Yan na yung kanyang average velocity between those two times. Okay? So yan na yung nasagot na natin yung tanong. Alright? Ay, meron pang ano dito, another one, pero the same, ano, the same yung graph natin. During what time periods is the velocity constant? So this is a position time graph, di ba? Position time graph ito. So kapag tinatanong ang velocity, we are talking about the slope of the position time graph. So saan dito, part na to, ang slope niya ay constant. And ano na natin kanina, from 0 to 17, di ba? Yan yung assumption natin kanina na constant yung kanyang slope dito, linya ito. So yun yung magiging sagot natin. Yan yung period na kung saan constant yung ating slope. Okay, so for letter A, isulat na lang natin dito. Ano? For letter A, ang sagot natin is between 0 to 17. Seconds. Huh? For letter B,
at what time is the velocity greatest? So, tinatanong, saan dito yung slope ng tangent line ay pinaka mataas? Kapag velocity is greatest, ibig sabihin, we are talking about positive slope, di ba? Pero kapag ang tinanong, magnitude of the velocity, we do not mind kung positive or negative. Pero dito, ang tinatanong kasi, greatest velocity. Ibig sabihin, the greatest positive velocity. Diba? Ibig sabihin, dapat positive yung ating slope. And saan kayo yung highest na dito? So nandito siguro nandiyan yung point na kung saan highest yung slope. Mas mataas siya kaysa yung nandito. Okay? So ang sagot natin dito is 30 seconds yung nandito. Okay, ito yung parang kasi kung pupunta ka dito sa baba, mas tataas pa. Siguro somewhere dito. Mas mataas ang velocity nito, Ang slope nito dito. Ganyan siguro. Saan kaya yung pinakamataas na slope dito? Kung ito, nandito siya. Kung ito, nandyan siya. Nandyan siya. Somewhere dito, dito. 20, somewhere dyan. Malapit kay 30. At time t equals 29 seconds. Yan. Next. Does the object, at what time, if any, is the velocity zero? Saan dito yung slope niya ay zero? Di ba ang sabi natin kanina, magiging zero yung kanyang slope at the highest and lowest points. So dito, ang highest point ay nandyan. Yan, slope niya ay zero. Horizontal yung kanyang slope dyan. Yan, so yun yung velocity natin ay zero. Ano? So for letter C, that is at when t is equal to, siguro 35 ito, so 37 siguro. T is equal to 37 seconds. Next question, does the velocity or does the object move in one direction or in both direction during the time shown? Okay, kung titignan ninyo, itong position niya naging positive, di ba? Positive, pero bumalik. Bumaba dito. Okay. Ibig sabihin nito, bumalik siya. Yeah, bumalik siya. Kasi bumaba yung kanyang position. At saka in this case, negative na yung kanyang velocity dito. Ibig sabihin yung kanyang direction na ay nag-iba na. Positive lang yung kanyang velocity dito, pero there's a point na nag-turn siya. Ito yun. Tapos bumalik siya at this point. Bumabalik na siya sa point na yan. Okay? So dito, both directions. Yan. Ang hirap mag-analyze ng graph, Ito. Itong problem na to galing sa ginagamit natin na libro for statics. Yan. A bicycle moves along a straight road such that its position is described by the graph shown in the figure. Construct the velocity time and the acceleration time graph from 0 to 30 seconds. So ito is x tapos time. So this is velocity position time graph.
Di ba sabi natin, the slope of the, yan, the slope of the position time graph is the velocity. So, ibig sabihin nito, slope niya dito ay, i-ano natin, ano, para ma-construct natin yung, unahin muna natin i-construct yung velocity time graph. At this point, syempre, lowest point niyan, parang, ano, this is S is equal to T squared. Ibig sabihin, parabola ito, ano, hanggang dito kay 10 seconds. Parabola ito, so ibig sabihin dito, yung lowest point niya, zero ang kanyang slope dyan. Ibig sabihin, the velocity at that point is zero. Tapos, alam natin na second degree curve ito. So, ang velocity niya dapat ay first degree. Dapat linya, di ba? Dapat linya. So, at this point, ano ang kanyang slope? Ano ang kanyang slope dito at this point? So whatever siguro the slope at this point is the slope of this line. Tama? Kasi parang point na rin siya ng line na yan eh. So the slope at this point is the slope of S equals 20T minus 100. And the slope is 20. Ibig sabihin, at this point, the velocity is 20. Yan, di ba? So ito, linya naman ito. Ibig sabihin, velocity is 20 pa rin hanggang doon. Constant yan eh, linya yan. Linear, 20T minus 100. So, ibig sabihin nito, from 0 to 10, nagbabago yung kanyang slope, pero linear siya. From 0, from velocity equals 0 to velocity equals 20. So, kung i-graph natin yan, this is 0. This is 10, this is 30. Ito yung time natin in seconds. This is velocity in, since feet yun, so this is feet per second. So alam natin that the velocity at 0 is 0. Ang kanyang velocity at 10 seconds is 20. So meron lang 20 dito. So kung nandito yung 20, linya siya from 0 to 20. Straight line. Tapos from 10 to 30 na, constant na yung kanyang velocity at 20 seconds. 20 feet per second. Yan. So constant na yan. Kanyang velocity, diretso na yan. Ganyan, assuming na straight line ito. Yan. So yan na ngayon yung graph ng ating velocity time. Yan na yung velocity time graph natin. Ha? So ano ang, paano natin malalaman yan na correct yan? Kasi nalaman natin kanina na kapag yung position time graph ay second degree, dapat ang kanyang velocity time graph ay linear. Tama. So ang kailangan lang natin malaman dito actually is the velocity at the two endpoints. Yun lang para mag-graph natin itong dalawa. Itong yung kanyang velocity time graph. Di ba? Dalawang points lang and then connect the two points. And then dito, kapag linear yung ating position time graph, magiging horizontal yung ating velocity time graph. So, horizontal naman yan. Okay? And then, ang susunod is the acceleration time. Ito naman, acceleration time. This is in feet per second square. Galing naman siya sa slope ng velocity time. Okay, dito ano yung slope nito? Constant yung slope nito, di ba? From 0 to 10, constant yung kanyang slope. Ang kanyang slope ay rise is 20 over 10. So the slope dito, the slope is 2. So ibig sabihin when the slope is 2, the acceleration is also 2. So from 0 to 10 seconds, the acceleration is 2, constant 'yan. Yan. From 0 to 2. Constant yung kanyang slope. So, yung acceleration constant. Ito, wala na. Wala na siyang acceleration kasi horizontal na yan. Ibig sabihin, hanggang dyan na lang yung graph natin for acceleration. Dito, 0. 0 yung kanyang slope. So, 0 meron pala, no?
nandito lang siya. Zero. Zero yung kanyang acceleration. So, dalawang horizontal line. Yan. Dapat ibang kulay sana. Ano? Yan. Yan ngayon yung graph ng acceleration versus time. Alright? I hope na ano nyo yun, ano? Nakuha nyo yun. Yung position versus time graph, idraw natin yung velocity based from the slope. Dito naman, acceleration time is the slope of the velocity time. Alright? Okay, and I think this is the last one. The car in the figure starts from rest and travel along a straight track such that it accelerates at 10 meters per second square for 10 seconds and then decelerates at 2 meters per second square. Draw the velocity time graph and determine the total distance traveled by the car. Yan. So, pabaliktad naman, ano? So, ang given sa atin is the graph of acceleration and acceleration time. So, dito sa una, from 0 to 10 seconds, ang kanyang acceleration ay positive 10. Dito naman, between 10 to, hindi natin alam, t prime seconds, the acceleration is negative 2. Meters per second. Decelerate, sabi niya, kaya negative. Negative 2. Draw the VT graph. 10 seconds. Yan. Okay. So una, from acceleration tayo, ano? So, dapat kung ano yung value ng acceleration, yun dapat yung slope ng velocity time graph. Okay? So, drawing muna ako, velocity time graph. Ito yung time. Ito yung velocity. Ano ba yung unit ng acceleration natin? Meters per second square. So, this is meters per second. Ngayon, ang ano niya is from 0 to 10. Ano? The value of the acceleration is positive 10. So yung 10 dapat yung slope ng velocity time graph. So it starts from rest, sabi niya. Starts from rest, so 0. Nagsimula siya sa V equals 0. Tapos constant yung kanyang slope na 10. So kung nandito yung 10 seconds natin, ano dapat yung value ng kanyang velocity at this point? Constant yan, di ba? So, straight line ito. Lang ibang kulay para ma-distinguish natin. Yan. Alam natin, ang slope dapat nito ay 10. So, para maging 10 yung slope nito, dapat 100 ito, di ba? Kasi rise over run, so 100 divided by 10 is 10. Tama? So dapat 100 meters per second dito. Para yung slope nito ay 10. Kasi yun yung slope eh. Yun yung slope niya dapat kasi 10 yung acceleration niya. Okay? Ngayon at this point, from 10 to unknown seconds, hanggang maging zero yung kanyang velocity, from 100 meters per second, dapat ang kanyang slope ay, wait lang ba, kulang ito. No? I-erase natin yan. Ni? Yan. Dapat ang slope ng kasunod nito ay negative 2. Okay, assuming na nandito yung point niya para maging 0 yung kanyang velocity, ngayon i-connect ko yan.
Okay, ang slope dapat nito ay negative 2. Ito, ang kanyang slope ay 10. 10 dapat, ano? Dito, negative 2. So, from 100, ano dapat yung value ng time dito para maging 0 yung kanyang velocity? Okay? So, remember, slope is rise over run. So, kung ano ninyo, so 2 is rise dapat nito. Ang rise niya ay 100. Ang run niya yung unknown. Dito, horizontal niya, no? So, minus 10 dapat from dito hanggang dito. So, yung unknown natin na t prime minus 10. Okay? So, ano dapat yung time natin? Itong ginamit ko na to, this came from slope, ha? Tinanggal ko na lang yung negative kasi the slope is, alam natin, negative. So, the rise is 100, the run is t minus 10. Okay, so ano yung value ng t prime natin dito? +100 divided by 2 is 50 plus 10, so magiging 60. Ha? So 60 at this point, this is 60 seconds. Okay, para from zero velocity naging 100 meter per second and then na decelerate for another 50 seconds hanggang pumunta siya sa zero. So ito na ngayon yung graph, velocity time graph. Yan na yung velocity time graph natin. Ngayon, ang susunod na tanong dito, determine the total distance traveled. Eh, alam natin, the area, yung area under the curve ng velocity time graph is that displacement, di ba? Actually, it's the total distance na, no? The total distance traveled. So ano lang natin ito? Kunin lang natin yung area under nito. Diba? The area under the velocity time graph, velocity time is equal to the distance, total distance traveled. Okay? So the distance actually, in this case, puro positive naman yung kanyang velocity. So, ibig sabihin nito, hindi siya nag-change direction. Puro positive, nandun naman lahat siya sa up, sa taas, ano, yung graph ng velocity. So, hindi siya nag-change direction. So, ibig sabihin, the total displacement is equal to the total distance traveled. So in this case, the total distance is equal to the displacement delta x. Itong displacement natin is equal to the area under the curve of the velocity time graph. So pwede nating i-half ito, ay hatiin to into two triangles. Or pwede din, buong triangle na, ito na yung kanyang base, ito na yung kanyang height. So ang kanyang area is 1/2, base niya ay 60 seconds, ang kanyang height ay 100 meters per second. So, yan na yung total distance travel niya. 1/2 times 60 times 100 is 3,000 meters. Yan na yung sagot natin. Yan na yung total distance travel. This came from the area of the triangle formed by the velocity time graph. Okay? Do you have any question? I think doon na ay wala na tayong class point. Anong oras na? Alas 4. Eksakto. Okay, so ano ang gagawin natin? Wala kayong tanong? Kung may tanong kayo, mag-ano lang, i-type nyo lang sa chat. Mag-stop share na ako. Let me open yung book natin.
Do you have any question? Kaano ti long exam, sir? Your long exam will be an. Anong mas convenient ti long exam yung Friday or Saturday? Friday or Saturday, agpili kayo. Mas may met siguro Saturday para ano ya? Yung Siyempre. Saturday 2 to 5. Sige, Saturday na lang yung exam niyo. Para walang maano masagasaan sa Friday na mga klase niyo. Sige, before we magbigay na lang ako ng sit work ninyo para i-submit ninyo until 6 p.m. siguro. So on Friday next week, i-stop recording ko na, okay lang? Hindi na lang. Okay, so I'm going to give you 2 free fall na problem na lang and then submit it until 6 p.m. Certain ano nga Saturday? Next Saturday na. Your long exam will be next Saturday. So on Friday magme-meet pa rin tayo for our chapter 3, introduction to chapter 3. And then Saturday mag-exam kayo. Mag-exam kayo ng chapter 2. Okay ba 'yun? Mas maunang ano? Parang hindi natin matatapos yung isang chapter kasi every week. So parang so every other Saturday no pa. Siguro exam. Okay, ito yung sit work ninyo for today.
You have to submit this until 6 p.m. Nababasa niyo? Yes, sir. Yan. You can screenshot or ano na lang. Or take a picture. And then write it. Parang yung pag-submit ninyo ng exams ninyo, upload it in MBLE until 6 p.m. today. Ano na lang, mag-ano ako ng sit work sa MBLE. Doon sa chapter 2. Okay? Pa-ano na lang yan? Pa-screenshot or ano? So yung ano niya, maglagay na lang ako ng seat work dito. PDF, ano? I-submit nyo as PDF. Sir, ano nga section ti agbatikan yung mga isurong? Diyakam mo. Baka siya kumit lang tag-isuro. Ako mo't mga isuro sa bali. Yan, so meron na kayong ano, pwede na kayong mag-upload ng sit work ninyo sa MBLE. And then upload ko na rin itong PDF file tsaka yung video natin for today. Okay? Any more question before we end our discussion for today? Stop recording ko na.